So Ma'am Charlene, palating na si Sir Lamberto. Dapat mag-ready ka rin, Ma'am, na pwede kang balik na rin ni Sir. Opo. Iinuunahan na kita kasi usually sa mga confrontation na ganito, biglang bubuelta yung si lalaki. Opo. At magsasabi na kung ano-ano. Handa opo, ka na ba? Sir. Opo, Sir. Kung sakaling meron siyang biglang sasabihin. Opo. Meron ka ba bang gustong sabihin sa amin para hindi kami magulat pag nagkaharapan na kayo? Actually, Sir, yung away naman kasi namin, about talaga sa pamilya niya. Konting away lang kasi namin dalawa, Sir. Magsusumbong siya sa mga nanay niya, sa side niya. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya, Sir. Ano yung mama's boy ba siya? Parang ganun na po, Sir. Kasi imbis na yung biyanan ko po na babae, sabihin naman na mag-asawa kayo, dapat ayusin nyo yun. Hindi yung sasabihin po, Sir, na hiwalayan mo na yan kasi wala naman ikaw anak sa kanya. Sabi sa sinasabi to? Opo. Ni biyanan? Opo. Uy. Kahit po lahat po lang ng side po niya, ang tanga-tanga naman ni JR kasi nagpapakahirap siya sa hindi naman niya anak. Sabi okay. Niya ganun. Pero alam naman nila na meron kang anak. Opo, bago sir. Ka pinakasalan at naging honest ka naman. Opo. Sa kanila. Hindi ka naman nagsinungaling. Hindi naman po, sir. Hindi talaga nila matanggap. Opo. Nananakit ba ito si sir? Opo, sir. Anong klase pananakit ginagawa? Minsan, sir, sinasakal ako. Ganun, pag ano, hinawakan niya dito hanggang sa magkapasana dito. But, minsan po, ginanon na rin po niya yung bibig ko hanggang sa namaga po yung bibig ko. Ito, importante tatanungin ko. Bakit ito kayo naglalaslas? Saan po yung sir, kamay? Sir, ito po. Okay. Bakit niyo po ginagawa yan, ma'am? Kasi sa depressed na rin po siguro, sir, sa kasi pinagtutulong-tulungan na kasi nila ako, sir. Kailan niyo po ulit ginawa yan? 2 years ago po. So ngayon wala na? Wala na po, sir. Good. Kayo po ba'y nakapagkonsulta na? Hindi pa po. Sa eksperto na makakatulong para ma-address yung problem mo? Wala? Hindi po. Pero kusang nawala na yung problema? Opo, wala na po. Yung depression? Opo. Hanga ako sa'yo. Good. Good news yan. Opo, very good news. Saludo ako sa'yo. Kailan huuli kayong sinaktan ni sir? Ano po, last August po siya, sir. Kasi nung nalaman ko nga po yun na sinakal niya yung anak ko, na yung panganay, doon talagang nagalit ako hanggang sa nagalit na rin siya, nasaktan niya ako, nasakal niya ako kasi salita ako ng salita, sir. Kasi sabi ko sa kanya, sir, alam mo, doble yung sakit sa akin, nararamdaman ko na malalaman ko na ganun na lang yung ginagawa mo sa mga bata. Bilang isang ina, sabi ko, mas doble sa akin. Hindi purgit, wala siyang anak, hindi niya mararamdaman yung sakit nararamdaman ko. Nasaan po yung mga bata ngayon? Nandun po sa mama ko po, sir. Ano yung pinakadahilan ng paghiwalay nyo? Yung siguro, sir, gusto niya na maging malaya. Kasi mga magulang naman niya iniisip niya, sir. Minsan, hindi niya kami pinagtanggol. Ako bilang asawa niya. Pinakita niya po yan. Mahal mo pa rin siya? Sagot na ako, sir. Pero siya sa palagay mo, mahal ka pa rin niya? Di ko po alam. Tiniis ko na lang po lahat ng pananakit niya para lang sa mga anak ko, para ayoko lang pumawalan na naman ng ama. And now, pagkaharap na, desidido siyang kasuhan si Mister dahil yung kanyang anak palaging binubugbog ni Mister nung sila'y magkasama pa. At matatanda mo, yung ulo ng bata inaapakan ng kanyang Mister. Papasukin na natin si SG Lamberto Lidron Jr. O sir, ba't umiyak ka na agad? Hindi pa tayo nag-umpisa. Umiyak ka ba sir dahil makukulong ka na? Or mahal na mahal mo siya at ayaw mo siya iwanan? Nalilito po ako, ba't ka iyak na iyak kanina pa sir? Yung sinabi niya kasi sir na pag makikita ko na siya sa harap-harapan sir, na payat na si sir. Iniisip ko kasi sir na ano eh, nung simulang sama kami sir, medyo masigla pa yung pangangatawa niya sir. Masigla ang pangangatawa niya? Opo sir. Nakita mo ngayon? Nakita mo? Dahil sa'yo to. Laki ng pinayat ko, alam mo yan. Meron kang gusto sabihin sa kanya sir? Po, yung ano kasi sir, sa sobrang stress ko din kasi sir, hirap siya kasi masabihan sir eh. Sir, ang problema kasi ay yung bang hindi mo matanggap-tanggap yung kanya mga anak sa yon. Pangalawa, kapag kayo nag-aaway, binubuntong mo yung iyong galit sa mga bata to the point yung isa sa mga bata, inaapakan mo yung ulo. Sir, hindi po totoo yan sir. Hindi po totoo yung kasi may batas po tayo na hindi pwedeng malakit ng... Talaga hindi pwede. May sulat po yung
isa sa mga bata. At sir, nabasa mo yun, di ba? Nabasa mo yun. Dinidetalya yung pananakit mo sir. Lin, sa totoo lang, Lin, talaga, hindi sulat ng mga bata yun, Lin. Sa totoo lang talaga. Nabasa mo yun, pinabasa ko yung sulat sa'yo. Di ba sabi ko pa sa'yo? Makonsensya ka naman. Hindi, Lin. Nag-sorry naman ako sa mga bata. Sorry ka, pero bakit inulit mo ulit? Hindi ko inulit yun, Lin. Hindi mo inulit? Ano yung pasa dun sa likod niya? Di ba sabi niya, sabi ng anak ko, kinurot mo daw? Hindi naman ganun yung pangungurot ko sa mga bata eh. Paano magkakabasa kung simpleng kurot lang yun? Nangungurot ka, sir? Sir, hindi naman masyado. Sir, na, parang na nung inabro ko, eh, ginanong ko lang yung bata, sir. Pinitik mo lang. Kung pinitik mo, sir, hindi magbabakat yung kuko. Medyo, ano, sir, kasi yung bata eh. Medyo napersa kasi yung pag-atras niya, sir eh. Kaya, napersa? Ano, yun. Yung kakain tayo. Kala ko ito inulak mo lang na paharap. Pero yung pala, may kasama palang kurot yun. Hindi totoo na. Totoo yan. Hindi totoo, may. Totoo yan. May picture ako, napasa yun sa likod niya. Matanong ko, sir. Sir. Siguro, isa sa mga dahilan kung bakit si sir ay hindi na komportable sa relasyon nila maging yung kamag-anak ni sir ay dahil wala silang anak. Baog ka ba, sir? No. Hindi, sir. Diretso yung salita. Kasi, sir, si ma'am hindi dahil meron siyang dalawang anak sa una eh. Sir. Ikaw, sir, baog ka ba? Nagpa-check up ka na ba? Hindi pa po, sir eh. Hindi, ba't hindi mo ginawa yun? Yun po ang gusto niya, sir. Na, ano, kasi sabi niya, sir, nung ano, na kahit kailan yung pag-away po namin hindi niya daw po ako bibigyan ng anak. Ha? Yun po sabi mo. Sinabi mo yun, ma'am, na ayaw mo siyang bigyan ng anak? Yung sa La Union po sinabi dati. Sabi ko pa yun? Sabi ko sa iyo, paano kita bibigyan nga ng anak kung against yung mga magulang mo sa akin? Pero kasi ginawa ko naman, 'di ba? Sabi ko pa sa iyo, magpa-check up ka. Tapos ang isa pa po, sir, sinabi niya sa akin sa raparapang ko nung nagsasagutan naman po kami, sir. Maliit na bagay lang. Pinapalaki niya po. Tapos, salamat na lang. Buti na lang hindi ako nagkaanak sa iyo, sabi niya, sir. Kaya... Kasi nga nananakit ka. Hindi pa nananakit niya. Nananakit ka. Halos patay mo na nga ako, di ba? Nung nandun tayo sa Valenzuela. Hindi ma. Buti nandyan sila Angel, di ba? Andun sila Angel tsaka Rani. Silang pumigil sa iyo. Kasi sasakalin mo na ako, papatayin mo na ako. Hindi ma, hindi kita papatayin. Andi! Alam yan ni Angel. Mahal kita, maalam mo yan. Mahal na mahal? Mahal na mahal kita, ma. Hindi mo nga ako, hindi mo ako may pagtanggol sa mga magulang mo, sa mga side mo, di ba? Hindi ma. Anong isa pa kasi, sir, parang yung sa kanya na ayon na ako pakita sa magulang ko. Kasi sinusulsulan ka. Ma, hindi ako sinusulsulan magulang ko, ma. Kasi sa totoo lang, ma, lahat ng ano, hindi sila pakita sa'yo ng masasamang ano eh. Tuwing nag-aaro tayo, ikaw lagi yung kinakampihan nila, kalahin mo yun. Parang hindi ko kilala mga magulang mo. Oo, noon una, oo, okay pa. Pero nung tumagal, nung syempre walang-wala na, saktong-sakto na para sa atin yung ano na, sinasabi nila, nagpapakahirap ka sa hindi mo anak. Alam mo, masakit sa akin yun. Tapos, okay na sa akin yun eh. Pero bakit pati sa mga bata, sinasabi mo na, ano siya, hindi mo naman ako tunay na tatay mo eh. Sabi mo, sinungaling ka, manang-mana ka sa tatay mo. Sir, yun na hindi po totoo, sir. Wala hindi pa akong sinabing ganun, sir. Nakikipag-away ka sa mga bata, sir? Sir, hindi po, sir. Sinabihan hindi mo pang binubulungan mong Hindi ko ganun sinasabi. May record ako dyan, umiiyak si Yen. Hindi yan, hindi ko sinabi yun, ma. Anong motibo ng anak ko? Masasabi ba niya yun? Sir, hindi naman siya nagsinungaling sa inyo, tama? Bago kayo nagpakasal, sinabi niya na meron siyang dalawang anak sa una. Opo, sir. Tsaka ano pa, sir, meron pa pong isa, sir, yung... Nagtataka rin ako minsan, sir. Hindi rin maalis-alis sa isip ko, sir. May nagpapadala sa kanya ng pera, sir. Ang sinabi niya, sir, simula doon nagtrabaho sa Olongapo, sir, na iniipon niya. Lagi nagpapadala yun, sir. Tapos iba pala, may nagpapadala pala sa kanya ng ibang lalaki, sir. Pero nalaman mo na din yun. Sinabi ko na yun. Di ba ikaw pa nga yung kasama ko kumukuha? Kasi yun, single parent ako. Talagang tumutulong yun. Hindi lang naman ako ang tinulungan nun. Naawa kasi single parent ako. Sino po yun, ma'am? Nakilala ko lang po yun, sir. Hindi niyo po nakagiging hindi ko pa siya nakita, sir. Pero talagang hindi lang po ako yung tinutulungan nun. Pero nakinabang naman kayo, di ba? Tapos nung wala na, pinatigil ko na kasi marami ng issue. Pero bakit sinasabi mo sa akin na i-text ko pa siya? Eh, kahit na wala naman na akong number. Ah, so alam mo pala, sir. Sus, Mario, nakinabang ka pala. So, sir, ibig sabihin yung pagkuha ng pera, kasama pa siya? Apo, sir. Saan niyo po kinukuha yung pera? Sa ML, sir. Sa ML Villar po. Sumasama pa siya? Apo, sir. Oh, eh, but mo, why did you bring it up? Alam mo pala yun at in fact, andun ka pa nung i-claim yung pera. Apo, sir. Oh, parang pinapahiya mo lang sarili mo, sir. Pati pamilya niya, sir. Nakinabang naman din nun. Pati pamilya niya? Opo, sir. Tsaka yun, sir, isa pa, sir. Yung inaano niya sa akin, sir, na ano, nakinabang, totoo po, nakinabang yung mga tatay tsaka nanay ko, sir. Tsaka okay, mga pamilya stop ko po, there. Opo. Hindi ba nakakaya yun, sir, para sa iyo at sa pamilya niyo? Dahil yung pong binibigay na pera
Opo. Nung lalaking yon, tulong yon para sa kanyang mga anak. Opo, being a single parent. Opo, generous po yung guy. Opo, sir. Ang siste, imbis na mapunta doon sa dalawang bata, napupunta sa bibig ng mga magulang mo at sa bibig mo. Opo, sir. Kumbaga, inaagawan nyo po ng pagkain yung mga bata. Sir, yung... At pagkatapos, pagsasabihan nyo pa, ikaw, hindi kita anak. At sasabihin pa ng mga magulang mo, hiwalayan mo na yan dahil wala naman kayong anak. Sinasabi lang po ng magulang ko, sir, pero hindi ko po magagawa sa kanya, sir, kasi matagal pong pinagsamahan po namin yan, sir. Nagawa mo na, di ba? Paulit-ulit mo akong iniwan. Sinuyo mo ako, pero bumabalik naman ako, sinusuyo kita. Kayo na nga eh. Nagpapakatanga na ako. Tinatawanan na ako dahil bilang babae, ako sumusuyo sa'yo kahit saan kita hinahanap. Ito na kasi kayo, sir. Para sa mga bata yun. Para sa mga bata, for the second time, mawawala na naman ang ama. Kaya ako na lang sumusuyo, hindi naman para sa akin eh. Tapos sasabihin ng mga side mo na ano ako, desperada ako dahil may anak ako, walang ibang tutulong sa akin kundi ikaw. Ngayon, hindi kita kailangan, mas mahal ko yung mga anak ko. Mula noon, alaman ko nasasaktan na, tinatanggap po pananakit mo sa akin, tinanggap ko yun. Para alang-alang lang sa mga bata. Sir, sinasaktan na dyan ako, sir eh. Kasi sobrang stress ko din, sir. Panaytadya ako sa bunot, tapos pag di niya napipigil yung sarili niya, sir, kinakamot niya yung mga mukha niya, tapos inuuntog niya yung ulo okay niya. So, ma'am, ba't yung ginagawa yun? Shepard, sir, nauuna yan, nananakit. Kaya dyan nauna pa ako. Siya. Opo, sir, kaya nasasaan mo na yun. Opo. Sir, hindi po totoo yan, sir. Hindi siya totoo? Po, siya po yung nauuna talaga, sir, kasi inaawat ko yung ano, sir. So, bakit niya gagawin yun, sir? Bakit niya sasaktan? Ang tagal mo naman sumagot, sir. Sir. Bakit niya sasaktan? Ano kasi, sir, eh. Yun nga, sir, hindi ko matanggal-tagal sa isip ko, sir, na... Hindi mo matandaan kung bakit. Kasi sir, hindi kanya sasaktan kung walang dahilan. So magbigay ka ng magandang dahilan. Ang sisti, mukhang mas kapanipaniwala siya, kaya kanya sinasaktan bilang ganti sa pananakit mo sa kanya. Alam mo, kulang kumbaga pa nga self-defense. Yun, eh. Sir, tsaka ano sir, iiwas na rin po ako sir. Hindi ko naman sinasaktan kasi ayaw ko din naman na manakit ng mga babae sir. Eh. Lalong-lalo pa sa kanya sir. Kaya nga yun nga po ang gusto niya mangyari sana. Opo, kakasuhan ka, dalawang kaso, yung pananakit sa kanya mga anak, sa 7610, pananakit sa kanya, 9262. Pero kung magpatawaran kayo, magkabalikan kayo, labas kami dyan, di, wala kang problema. O, huwag ka muna umiyak, sir. Hindi pa nasang pangkaso. O, sige. Tumatawa si ma'am. Ma'am, natatawa ka ba sa iyak niya? Tawa rin, ma'am. natatawa si ma'am. O, ngayon. Sige. Yan nga, sir. Iyak ka na mabuti. Kulang ating iyak mo. Ganda mo. Kung ano man yung... Hindi, nagandahan mo para pag natawa siya, di... Kumanda ng kaluman. Sige, kung ganda ano mo yung pagkukulang ko, sir, na ano, umingi ako ng tawad, sir, sa kanya. Nagsisisi din ako, sir, sa mga ginawa ko rin sa kanya. Sana rin mapatawad mo ako. Mahal mo pa ba si ma'am? Mahal ko sa sir. Mahal mo ko, dapat tinatanggap mo mga anak ko. Ikaw pa mismo, di ba nagsabi gusto, na bakit ang layo-layo ng loob mo sa mga bata? Mamaling ko kayo, Lynn, kung isa pa, Lynn, gusto niyong tumira sa amin. Yun ang iniano ko sa iyo, ba't hindi mo kayang tumira sa amin? Kasi sa hirap ng buhay namin doon. Inilayo mo ako sa mga magulang ko, tapos gusto mo doon sa inyo, na pinagtutulong-tulungan nyo na nga ako eh, di ba? Hindi gusto mo bumukod, no? Kaya pumunta tayong Baguio noon, gusto mo bumukod, di ba? Ayaw mo tumira tayo kay Malamama kasi gusto mo bumukod, tapos ngayon gusto mo sa pamilya mo. Bilang ako, di mas gugustuhin ko na lang sa mama ko. Sa 5 taon na pinagsamahan natin, hindi ko kayo pinabayaan eh. Dapat inisip mo yun. Inisip ko naman yun. Maing ikaw rin kasi. Nee, hindi mo nga ako kaya pagtanggol. Pag pinagsasabihan kita na iuwi natin yung mga bata sa La Union na lang. Kasi ang hirap ng ano dito sa Maynila kasi mahal yung upa ng bahay, sir. May trabaho kayo, sir? Ah, sir, may trabaho po ako pero nakalipo ako ngayon, sir. Ano pong trabaho nyo? SG? Opo. Magkano pong sweldo nyo kung matanong ko? Nasa ano po, monthly ko po sa Malinis po na 22K po. Maganda na yon. Opo. Tapos si ma'am maghahanap ng trabaho. Kung magkakabalikan kayo, ha, sabi natin 12, minimum na lang, 32. Buhay na kayo, pwede na kayo magrenta. Yes, sir. Hindi niyo na kailangan pang sumiksik sa nanay mo. Tama nga naman siya, gusto niya magbukod. Sir, sorry sir, ha, mas matured sa iyo itong si ma'am. Kayo sir, parang bata isip. Pasensya na sir. Ha. Kasi ang nagde-desisyon sa iyo, pamilya mo. Hindi ka makapag-desisyon ng sarili mo. Di ba sabi ko sa'yo, mag-desisyon ka naman para sa'yo. Nag-desisyon ako para sa sarili ko, Lynn. Oo, para sa atin. Na. Pero naman, yung mga magulang, pag binibigyan din naman natin, huwag ka naman sana nagagalit. Hindi ako nagagalit naman. Kapag may sobra. Hindi ako madamot, di ba? Alam mo yan. Pero noon, wait lang. Noong lumipat tayo, doon sa Metrica, kakalipat natin dahil nga
away-away doon sa kapatid mo, di ba? Di ba nag-ano tayo? Lumipat tayo, kakalipat natin. Kinaumagahan, di ba? May binayaran tayo. Siyempre, hindi ka naman lilipat na wala kang babayaran, di ba? Nalaman ng mga pamilya mo na nag-away-away tayo doon. Tapos, ano yun? Manghihingi agad sila sa'yo? Pang bayad doon sa gagawa ng bahay nyo. Kakabayad natin ng ano, di ba? Tapos, magagalit si... Wait lang. Magagalit sila, di ba? Magagalit sila dahil wala kang maibigay. Tapos, ano sinabi sa akin? Walang niya kang babae. Napapakahirap yung anak ko nang dahil sa'yo. Eh, magtrabaho ka naman. Dati, may trabaho tayong dalawa doon sa Baguio. Yung mga bata, di ba? Nandun kaila mama. Ano sabi mo sa akin noon? Ay, sino yan? Tumatawag. Si mama na naman. Pera na naman. Di ba? Kala mo kasi, inaangkin ni mama yung pera na pinapadala. Sa mga bata naman, ibibigay yun. Kung yung mga magulang mo kapag humiling, aawayin mo pa ako kapag hindi natin mabigyan. Sige nga. Mama's boy ka ba, sir? Sir, hindi po, sir. Ito yung ano ninsa ng problema. Sandali lang, sir, mama. Yung kapag nakialam na yung mga in-laws. Oo. Diyan nagkakaroon ng... Diyan, nag-umpisa yung problema sa mag-asawa. Palaging in-laws. In so many cases na nagkakabuwag yung relasyon ng mag-asawa. Oo. Pag-involved si mga in-laws. Si Bienan, ang X-factor. Sila talaga nagiging kontrabida sa mga yes. mag-asawa. In this case, mawalang galang na po sa mga magulang mo, sir. Kung tama yung mga sinasabi ni ma'am, tama yung mananinig ko, okay yung nanay ni ma'am. Kasi, ang kailangan talaga magbigay dahil para sa mga bata. Andun yung mga bata eh. Yes. Tsaka may tanong pa ako, sir. Sige po. Isa pa kasi, sir. Pag manggagaling ako sa trabaho, sa duty, sa gabi, sir. Dadatnan ko sila sa bahay, sir. Nandun pa rin, sir, yung mga labahan. Tambak yung labahan. Tapos ako pa magluluto, maglalaba. Sinabihan ko na, sir, sa kanya noon na nasang araw na asikasuhin mo naman yan. Magsayang ka naman yan kahit kanin lang. Ah, so hindi siya gumagawa ng gawaing bahay? Sa nagsiselfon lang, sir. Hindi ko alam kung ano, sir. Kung sinasadya niya ba o ano. Kasi nahihirapan na rin ako, sir. Super stress na rin ako, sir. Oh, ma'am, ba't di mo ginagawa yung part paano mo? Paano ako magluluto? 100 lang iniiwan mo, araw-araw. Nag-aaral yung mga bata. Paano namin pagkakasayin yun? Di bali, pagdating mo ng gabi, anong lulutuin ko? Tatlo kaming kakain. Alam mo, minsan, umaga tsaka tanghali na lang, iisa na lang, kahit sasabihin ng mga anak ko, gutom na gutom na. Tapos, nagsasakripisyo din yung mga bata na hindi ko na pinapapasok kasi wala na. Tapos, gusto mo, ano iluluto ko pang gabihan? Aantayin kita para manghiram. Yes, sir, yun po. Yung ano sa akin, sir, yung sabi ko din sa kanya, subukan mo rin manghiram sa kay mama. Babayaran din naman natin pag ginagawa, sumaot pa ako. Ginagawa ko naman, di ba? Ginagawa ko naman. Pero syempre, wala din naman pera si mama. Pero ma'am, ba't di kayo nagtrabaho? Kasi sir, yan, yun nga po, dahil nga doon, sir, na nagtatrabaho kami dalawa. Dahil doon, sinabi niya na, halos sinasabi ni mama na pera na lang lagi. E di mas gugustuhin ko na lang na hawakan ko na lang yung mga bata. Sino po nagpatigil sa inyo na magtrabaho? Ako po mismo, sir. Ang tumigil. At nagpaalam ka kay sir na hindi na ako magtatrabaho, alagaan ko na ito mga anak ko. Opo, at sir. Ikaw ang susuporta sa amin, tatlo. Sinabi opo, mo sa kanya. Kasi sinabi... And you agree? Nag-agree, sir. Oh, okay. Tsaka ano, sir, ang gusto ko lang din sana, yung parang hindi rin kami mahirapan sa ganun sitwasyon, sir. Hindi, sir. Hindi, ito, importante ito eh. So, nag-stop siya ng trabaho. Opo, tapos, nung pag-stop niya ng trabaho, inaasahan na lang niya yung sweldo mo. Opo, opo, para siya ay sa bahay, alagaan yung dalawang anak niya. So, tatlo sila ang suportahan mo. Yes, sir. Sinabi niya yon, nag-agree ka. O tapos ngayon, sinisingil mo siya. Sir, hindi ko po siya sinisingil. Hindi, sir. Sinisingil mo siya. Bakit hindi siya nagluluto? Eh, sinabi niya dahil lang kung ba't yung nagluluto? Eh, walang mailuto. Sir, kasi wala kang binibigyan ng sapat na pera. Sir, mayroon sir. Eh, minsan sir, nagtataka na rin ako sa buong sahod ko, sir. Binibigay ko, alos binibigay ko na sa kanya lahat, sir. Eh. Binibigay eh, kahit mo sa... kinakapos ako sa pamasahe, sir. Pang araw-araw ko lang. Magkano binibigay mo sa kanya, sir? Minsan sir, ang sahod ko, sir, nasa 6,000, 7,000 lang kasi may loan po, sir. Binibigay mo sa kanya yun? Binibigay ko sa kanya, sir. Kasama na dun yung renta? Yung renta, sir, opo. Kaya saan napupunta yung 6,000? Hindi 6,000 yan. Binibigay mo sa akin 6,000 pero may binabayaran pa tayo na ano. Yun nga diba? Alam mo din man yan, di ba? Eh ikaw nga, di ba? Kapag binibigay ko sa'yo yung allowance mo, dalawang araw lang, wala na. Tapos sasabihin mo pa sa akin, 500 na utang mo doon sa kantin, doon sa pinagtatrabahuan mo. Buti pa nga ikaw eh. 500, dalawang araw, tapos dalawang araw lang, may utang ka pa 500 na agad-agad. Buti ikaw, tatlong beses ka pa kumakain kami. Dalawang beses na lang sa isang araw. Hindi totoo yan, Lin. Minsan, hindi totoo? Isang araw lang din minsan sa akin, dalawang araw, nagmimerienda na lang po ako, sir. Yung sinasabi na naranasan nila, sir, naranasan ko na sa school, sir, kahit pa paano, sir. Okay, sige. Ngayon ito gagawin natin. Subukan natin doon sa kabilang booth na pag-ayusin kayo, sir. Bago nga ako, sir, pumayat. Pumayat siya. Sumeksi nga eh.
Ah, gusto mo mataba, kaya ka naiyak. O oh, ma'am, mahal na dalawang linggo yan lang, sir. Dalawang linggo. Mahal ka kasi nangayayat ka, umiyak siya. Ano na? Ito ka lang. Magawin ko pa rin ang lahat, ma'am. Gagawin mo lahat. Trabaho pa rin ako. Hindi na? Gusto mo nga lumaya, di ba? Para sa pamilya mo. Hindi sa akin na pamilya mo na bagong pamilya. Malis lang kasi ako, ma'am. Kasi yung mga utang natin, yun lang dahil ang paraan, sir, na para ayusin ko sana yung mga utang din sa Maynila. Kasi ayaw ko din masira yung ano namin, sir. O, lumayas ka, di ba? Nang walang paalam, anong gagawin ko? Pagtatakpan pa rin kita? Iniisip ko pa rin naman yung... Iniisip mo? Mga panetics mo sa akin, hindi rin ako maka... Talaga? Sarap nga ng buhay mo dun eh. Nagiinom ka nga lang, bibidjoke pa. Pakatay-katay pa nga eh, di ba? Aminin mo na. Mas mahal mo pamilya mo kaysa sa akin. Hindi yan. Umamin ka na kahapon yung mga kasalanan mo, di ba? Kasalanan mo. Bakit nagchat-chat pa rin sa akin yung mga pinsan mo, nagpo-post, nasinungaling ako? Sabi ko sa kanya kanina, sir, na i-block mo na lang sila para anong gusto ko rin maayos din ito. Tulog talaga siya. Oh, yan. Oh, ma'am, patawad na. Okay na. Gusto ng boxing. Patawad na siya. Matawad na. Ikaw naman. Oh, di ba, ma'am, tapos ng boxing? Ginawa mo na naman yan noon, di ba? Pero hinulit mo pa rin. Kaya paano pa ako maniniwala sa'yo? Gusto ko nang maayos lang. Ayaw gusto mo maayos? Bumalik yung dati. Hindi ko na alam. Wala na akong tiwala. Hindi yan. Sirang-sira. Tiwala ka pa rin. Gagawin natin na, iwasan na natin yung mga pag-aaway na yan. Okay. Ma'am, hindi kita tuturuan kung anong dapat gawin. Alright? Kung ano yung nasa salobin mo. Pero gusto ko lang paalala sa'yo, kaya siya pumunta rito dahil natatakot siya na masasampan mo siya ng kaso na pwede siya makulong. Now, papatawarin mo ba siya? Nagmakaawa siya? Or better, para sa kanya, magkabalikan kayo. Ano po yung disposition mo? Kung ano po yung decision ninyo, yun pong susundin namin. Bibigyan ko siya ng 1 month, sir. Mag-effort siya. Okay, okay. Pakita niya yung ano niya. Pakita niya yung pagbabago niya. Okay, decision yan. Hindi ako may kialam dyan. Okay, gagalangin po namin yan. Ikaw naman, sir, anong reaction mo dun sa sabi ni ma'am? Opo, gagawin ko po lahat, sir. Yung sinabi niya po.